Magandang araw po, madlang people. Welcome ulit sa aking channel. Sa araw pong ito, gagawa po tayo ng pulsiras na may iba na namang pattern. At bago po kayo sa aking channel, sana po at mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Ngayon pong araw na ito, ito pong pattern na ito ang ating gagawin. Dito sa sinuot kong pulsiras, makikita ninyo na mayroon siyang apat na kulay. Pero, pwede naman po tayong gumamit ng dalawang kulay para po sa mga baguhan para hindi masyadong nakakalito. Ang gamit ko pong kulay ay yellow at saka red lamang, para hindi po tayo masyadong malito. At meron po tayong karayong para pang dukot natin sa sinulit kung tayo'y magkamali po. At sa paggawa po ng pulsiras na ganito, mayroon pong dalawang step. Una po ay ang forward knot. Ito, para siyang number 4. At pangalawa ay ang backward knot. Makabaliktaran lang ng forward knot. Okay? At dito po ngayon, sa kaso po natin ngayon dito sa pulsiras na ito, dito po tayo magsisimula sa gitna. Mula dito sa labas, 1, 2, 3, 4, dito po tayo magsisimula. Kunin po natin itong yellow at forward knot po tayo hanggang dito. Okay? Mahalaga po na dalawang beses ninyo siyang i-knot. Isa, dalawa. Yan. Dalawang beses pong itali para mas maganda at mas mahigpit, mas maganda po ang result. Yan. Po. Dalawa. Yan. Ipitan po natin para mas maganda. Isa, dalawa, at hanggang dito lang sa yellow na ito. Isa, dalawa. Yan po. Yan. Stop tayo dito. At sunod po natin kuhanin itong red. Mula dito sa labas, bilang tayo ng tatlo, 1, 2, 3, at itong red na ito ang kukunin natin. At mag-forward knot naman tayo hanggang sa yellow ulit. Yan, dalawa, okay? Ipitan nyo po ang pagka-knot. Yan, isa, ipitan nyo po. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Yan. Pinyo yung pangalawang red. Pinyo. Isa, kayo mag-alala, pag natali na yan lahat, hindi na yan mag hindi na yan siya magulo. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa, isa, dalawa. Huwag po kayong mag-alala, hindi po masyadong mahirap itong pattern na ito. Kasi po, wala po siyang masyadong komplikado na galaw. Napaka-basic lang ng galaw ng pattern na ito.
Hindi katulad ng mga ginawa kong pulsiras na may mayroong mahirap na pattern. Ayan po. Natapos na po tayo dito sa una. Punta po tayo dito sa kabila. Ayan. Okay. Mula naman dito sa labas, to dito, 1, 2, 3, 4. Kunin natin itong pang-apat na yarn at magbabackward na tayo hanggang dito sa yellow. Okay. Backward knot po tayo. Backward. Isa. Backward. Dalawa. Backward tayo. Tuloy-tuloy ang backward. Isa. Dalawa. Tuloy lang. Isa. Dalawa. Then, tingnan nyo po, maunti-unti pong nabubuo yung pattern natin. Yan. Dalawa. And then, yan. Isunod natin itong red. Yan, backward tayo. Isa. Dalawa. Then, backward. Isa. Dalawa. And then, backward pa rin. Tuloy-tuloy. Backward hanggang sa yellow. Isa. Dalawa. Sana po gumawa po kayo ng pulsiras kasi po pag nakagawa po kayo nito, masaya po sa pakiramdam at hindi naman po masyadong mahirap itong pattern na ito. Magsimula lang po kayo sa yung madali lang na pattern at pag natutunan nyo na po yung galaw, pwede nyo na pong i-advance to harder or more complicated pattern. Okay. Dalawa. Then isa. And then dalawa. Then isa. Dalawa. Tandaan nyo lang po yung paano yun sinet up yung pattern nat yung sinulid natin sa mula sa umpisa. Yun po yung dapat nyong tandaan kung paano po isinet up yung sinulid or yarn. Yun lang din yun ang susundin nyo. Yan. Okay, tuloy-tuloy. Tiyaga-tiyaga lang po para makabuo ng isang pulsiras na may magandang pattern. Ayan po. Di ba po? Oh. Yung ano natin sa umpisa, di ba? Oo. Ganito 'yon ang purma ng sa umpisa. Meron siyang yellow, red, red, yellow. Yellow, red, red, yellow. Then, yellow, red, red, yellow. Yun po yung atin pong tatandaan. At tatandaan po natin kung saan tayo nag-unang kumuha ng yarn. O, ito. Diba, ganito yung purma natin sa umpisa. And then, saan tayo unang kumuha ng yarn? Diba, sa pang-apat? Diba, isa, dalawa, tatlo, apat, o... Balik lang po tayo doon sa basic na ano, na move. Para hindi po tayo malito. Okay? Balik po tayo sa forward knot. Isa. Sinadya ko pong hindi i-edit yung ano,
video para ano talaga, maintindihan po talaga at para mas madaling sundan kasi medyo slow-mo lang ang ating galaw. Okay? Sa dalawa. Hanggang sa yellow lang po tayo. Isa. Dalawa. Para hindi po kayo mahirapan pag natapos yung gawin, i-set up nyo ulit yung sinulid nyo pabalik sa yung pattern, sa yung basic yung setup sa umpisa, yun din yung gagawin nyo. Dalawa. Para hindi po kayo malito. Okay, pasensya na po yun kasi matigas yung Tagalog ko. Kasi po, yun nga po, alam nyo na, Bisaya. Okay. Yan. O, diba? Makikita nyo yan ang pattern ngayon. O. Basta ipapa-remind ko sa inyo na yun yung technique ko para hindi malito. Yan. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. And then. Isa. Dalawa. Continue. Yan. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Then. Isa. Dalawa. Then. Isa. Dalawa. Ito yung sinasabi ko, di ba? Pag matapos tayo, para hindi tayo malito, ibalik natin siya sa dati nating forma. Yan. Yan na, oh. Yan, di ba? Oh, di ba yung umpisang setup nito ay ganito? Wala pa itong mga pattern na ito. Ganito yung ano niya, yung dating forma niya. Oh, di ba? Oh, di ba natapos na tayo dito? So dito na tayo. Oh. Every time na matapos tayo sa right, punta tayo sa left. Pag natapos tayo sa left, punta tayo sa right. Ngayon, okay. Mula dito sa labas na ito, 1, 2, 3, 4, itong pang-apat na yarn yung kukunin natin. Every tapos na yung isang pattern, every tapos na kabilaan, yung pang-apat talaga yung kunin natin para hindi tayo malito. Yan po. Oh, di ba? Op. Kulang pa ito ng isa. Ito po ang gamit ng karayom. Yan. Yan po ang gamit ng karayom. Yan. Okay. Hindi masyadong mahigpit yung pagkatali ko doon. Okay. Isa. Dalawa. Isa, dalawa, then isa, dalawa, yan. To, tapos sunod yung red, yan. Isa, isa, dalawa, yan, isa, dalawa,
Then isa, dalawa, then isa, dalawa. Yan po. Tapos po, isa, then dalawa. Sana po nasundan nyo po yung ating tutorial at sana po subukan nyo pong gumawa para masaya po. Masaya po tayong lahat. Sana po ay nasundan nyo. Sana po nagustuhan nyo ang ginawa po nating pulsiras ay ito po yon. Yan. At sana po ay nasundan nyo at hindi ko na lang po tatapusin yung video. Ipinapakita ko lang sa inyo yung paano ko ginawa ito. At hanggang dito na lang at maraming salamat po. At sana mag-like, mag-share and mag-subscribe po kayo. Thank you po.